ako ay nag-video ulit dahil meron akong balita na isang mataas na opisyal ng ating gobyerno gustong iparid ang aking pamamahay. At nabalitaan ko pa na ang order niya ay gawin lahat para magkasala ako. Paplantiran daw kung walang makuha. Alam kong kaibigan to at nakakausap ng aking kalaban sa politika. Sir, bakit umaabot kayo sa ganito? Gusto kong malaman ang publiko na kung may mang-raid man sa bahay ko at may nakuha, planted yun. Sino naman gago mag-iiwan ng illegal na bagay doon kung alam ko nang i-raid ka? Last week ko pa tong alam, sir, na pinapa-raid nyo ako. Kailan lang kinargahan kayo ng kalaban ko sa politika? Alam ko. May insider ako doon sa meeting nyo, hindi mo lang alam. Yun lang gusto ko malaman ng publiko na si Arnie Tebes, kahit congressman ako, nakikiusap ako na wag naman sana samantalahin ng ibang tao yung puwersa nila at posisyon nila sa gobyerno para lang mang-apak sa ibang tao. Ano ang nangyayari sa bansa natin? Ngayon, mga kababayan, ay meron pa pong gagawin daw sila sapagkat meron na daw silang search warrant. Pagkatapos daw, isi-search ang aming lahat ng compound at hindi daw kami papayagan na merong witness na sasama. At ang balita namin, kung ito'y totoo, sa reliable source ay nagsasabi na paplantingan daw kami ng bomba, guns, and drugs sa aming mga compound. Yan po ay aming babantayan. Sinabi ko na po muna sa inyo dito sa live na to para kung mangyari man ang mangyayari, sapagkat wala po kaming ganon, ay sila po may kagagawan nun. At huwag ninyo pasamahin ang aming mga abogado para sumama sa inyo sa pagsisearch. Kaduda-duda na yon. Hindi po pwede yun. Ano tayo? Bansang Hapon ng panahon ng gera? Ano to? Panahon ni Hitler? Na wala kaming pwedeng lawyer na sumama sa inyo? Kayo-kayo lang? Pagkatapos, pwede nyo kaming barilin pagka kami nakikipag-usap na kailangan may witness para kamerahan namin ang ginagawa ninyo na wala kayong lusot kung meron kayong gagawin na kabulastugan at pagkatapos ipapatong ninyo sa amin. Pagka ito'y totoo, we will resist you. Hindi kami violent, pero hindi kami papayag na wala kaming mga witness na sasama sa inyo. Lawyer at saka barangay captain ang hinihingi namin na magiging witness sa lahat ng search na gagawin ninyo sa lahat ng aming pamamahay, kwarto o kung ano. At may lawyer kaming titingin muna sa inyong dokumento kung ano ang isi-search nyo, kung anong bahay, kung anong compound, kung ano lang ang dapat nyong gawin at ilang oras. Hindi to open-ended eh. Kailangan meron sa CCC namin ng judge na gumawa ng search warrant na ito pagka hindi ninyo nirespect ang aming constitutional rights. Huwag ninyong tapakan ang aming rights. Hindi din namin tatapakan ang rights ninyo bilang kayo ay nasa batas. Igagalang namin yon. Pero igalang din ninyo kami kasi meron kaming mga narinig na ginawan ninyo ng mga ebidensyang peke. Tinamnan ninyo pagkatapos ipapatong ang kaso sa amin. Hindi kayo pipigilan kapag may search warrant kayo. Pero hindi kami papayag na hindi kami makakasama ng kasama namin, hindi makikialam sa inyo, titingin lang sa lahat ng gagawin ninyo. Kasi hindi na kami kumpiyansa sa gobyernong ito. Gagawa't gagawa sila ng paraan para kami ay bigyan ng kasalanan. Yan po, babantayan natin yan. Pag hindi sila pumayag, then siguradong magpa-planting sila ng evidence.
Kaninang umaga lamang ito, pasado alas 5 hanggang alas 7 ng umaga dyan sa Purok 4, Barangay Poblacion, Basay, Negros Oriental. Kukumpiskahin yan, Ella, yung mga armas na yan at sa pangalaga muna yan ng Philippine National Police. At Ella, ang mga nakumpiskang baril ay kinabibilangan ng isang kalibre 45 baril, mayroon pang hand grenade, isang magazine, nang kalibre 45 baril, dalawang kalibre 40 na baril na mayroong magazine, isang rifle scope, pitong bala ng 45 pistol at 50 rounds na bala ng caliber 40 pistol. Naaresto naman, Ella, ang occupant ng bahay ni Congressman Teves na nakilalang si Jose Palo Guimarangan, habang hindi naman natagpuan ang mambabatas sa nasabing bahay. Matatandaan noong isang taon, Ella, kinansela ng PNP Firearms and Explosives Office ang lisensya ng mga baril ng mambabatas. Ito ay dahil nagsumite umano ito ng maling dokumento. Pagkat yung aming lawyers on the ground ay nung nag-raid po ay pinalabas po lahat ng occupants sa mga bahay, pati yung mga abogado po natin doon ay pinalabas at ayaw po pasukin according to our reports reaching our office. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Kami magtanggap ng bill kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang deliver sa kanya ng kanyon bukas o masinggan? It's a very stupid proposition. Bakit ba si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sana siya makuha. Ako ay i-intercept. Ano pang mas nakapagtaka? Lumabas itong order na to bago pa sila nag-file ng mga kaso laban sa akin. Ibig sabihin, wala pa akong kaso, may order na nai-intercept ako. So, pabalik-balik ko itong itatanong. Dito natin makikita ang pag-aabuso nila sa akin at mas malala pa dito, meron silang masamang balak sa aking pagkatao at sa aking buhay. Paano nyo ako magagarantiya ng safety ko? Na unang-una, tinanggalan nyo ako ng baril, tinanggalan ako ng bodyguard. Ngayon, gagarantihan nyo ako ng safety. Palagayin natin, lagyan nyo ako ng ilang police ba o army? Ilang army, ilang police ang naka-assign kay Digamo. Sana siya ngayon, nakalibing. Hindi nga siya na-secure ng sandamakmak na army. Sabay sasabihan nyo ako, kaya nyo ako i-secure. Ang pangungusap ko pong ito ay napakahalaga para sa lahat ng mga kababayan nating Pilipino na makikinig at manonood sa akin, although hindi nakikita ang mukha ko. Ito po si Pastor Apollo Kibuloy, ang appointed son of God ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Sana po press conference ang tatawagin ko ngayon. Pero dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi po muna ninyo makikita ang aking pagmumukha. Ang akin lang po munang boses ang inyong maririnig. Pagkatapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din, hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo, and then you take over all of our properties and compound, pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao, pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon, i-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapan, blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Ganun pa rin, sinasabi niya, may banta daw sa buhay niya. Kami naman, sa intelligence, the best intelligence we have is that we don't know of any threat. Saan manggagaling yung threat? So, but anyway, if to reassure him, sabi, we'll provide all kinds of security kung anong gusto mo. Mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Mag-landing ka kung saan mo gusto, papaligir sa isang army, sa Air Force Base. O mag-landing sa Sabasa.
papaligiran natin ang sundalo, wala makalapit ng isang kilometro. So what that will guarantee his security. So we have made all of these offers, pero siyempre hindi pa siya nagde-decide. But the advice, the only advice I can give to Kong Arnie is that habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. So mas maaga kang makauwi, mas marami pang option ang mangyayari. Pero pagka masyado nang late, wala na, mapipilitan ang gobyerno, we will have to move the way. We will have to move without any discussions with him. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya sumipot, mapapakontempt siya. O, tapos tuloy-tuloy, ayun ako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We were trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What? I mean, you know, why will anyone want to do that? Maybe he's just very, very... wala na. I just... Hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Meron ba kami ibang cases na pinag-aaralan na iba file? That will be very significant. So, patience lang. We will do what can be done with what we have and the information that we have, the evidence that we have. There are cases that we can file that are not yet in the menu of cases that have been filed. There are many cases that we have on the horizon that will make the world even smaller for. Pinangaharap sa 3 counts ng murder sa Department of Justice si Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. at 5 niyang tauhan para sa serye ng mga pananambang sa probinsya noong 2019. Binuhay ng mismong Justice Department ang mga kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang mga kasama. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Nakita natin talaga na mabigat ang basihan para ibigay at ilagay sa tama itong bagay na ito. Child abuse under 7610. In relation to Republic Act 7610 at qualified trafficking. At habang may kaso pa hong nakabinbin dito sa atin, sa aming luklukan dito sa ating departamento, eh marahil mabuti ng ating pag-aralan at desisyonan. Yun, 4 years na po ito nakabinbin dito at yung isa't kalahati taon nga ay sa ilalim namin. Department of Justice or DOJ Secretary Crispin Boying Rimulya said that they are in the process of terrorist designation of suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. Ang hirap papapatay, yung nagre-recruit ng taong pumatay, yung mga gumagastos sa pera para magpapatay, yung mibili ng mga barel para magpapatay, yung ang tao ay natatakot sa nangyayari. Ang pananakot na nangyayari, ang takot na isipan ng tao sa isang lugar,
Yan, mga bagay yan na naroon sa anti-terror law. I have to talk to him, to Mr. Oliva. I have to know. I will ask him to make a sworn statement so we can make it part of the case. Kasi ano yan eh, it's part of the profile that will be established in the anti-terror council when we start designating him. Ano ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Siya ang sentro ng mga paratang ng mga biktima, kaya siya ang dapat sumagot. Because we're also looking at the Department of Justice issuing an Immigration Lookout Bulletin Order o Hold Departure Order. Magpapadala ako ng formal na sulat sa DOJ para sa mga ito. The subpoena has been issued by the Senate Committee in the competent exercise of its legal mandate. So, Kibuloy, magpakita ka na. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito, meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Yun, 4 years na po ito nakabinbin dito at yung isang kalahating taon nga ay sa ilalim namin.